nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Ala, nagising alaga ni Lola Becky. Wait lang ha. Huwag kayong aalis ha. Diyan lang kayo. Basta, tapusin nyo yan ha. Hello, mga apo, mga anak, kumusta kayo? So anyway, when I praise the Lord, nagising tayo ng maaga. You know, kahit paano, aburito si Lola kagabi, 5 beses nagising. Sa Mariose, palos every hour na, anyway, nakaraos na. So, nagising na siya, bumalik matulog, kaya nag-vlog ako para wala na ako intindihin. So ito ay title ko, Living Beyond Your Means, Spending Money More Than What You Have. Ibig sabihin nun, I mean, you know, tayo kasi, meron tayong mga ugali minsan na gumagastos tayo na sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Yung kasi minsan yung nakikiuso tayo, kahit na medyo mahal, pipilitin natin na gamitin yung pera natin na invest na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, ng tubig, pagkain, you know, yung mga basic needs. Napupunta sa hindi maganda kasi hindi tayo nag-iisip eh. Gusto lang natin magkaroon tayo kung ano meron yung iba. May ugali tayong ganyan. Hindi mawawala yun. Pero ako hindi, sa totoo lang ha. Ako ayaw ko eh. Kasi unang mahal. Pangalawa, pag nasira yun, manghinayang ka sa pera mo, sa totoo lang. Ako, mga telepono binibili ko, yung mura lang. Hindi ako bumibili ng mga Apple na yan. Masyadong mahal yan eh. Sa akin, hindi practical. Kasi una, sentimo lang kinikita ko eh. Bakit ako bibili ng mamahal din? At sentimo din yung gadget ko. Hindi, kailangan maging practical. Nakaka-survive ka sa maliit na telepono. Diba? I mean, yung iba nga, iisa lang talaga telepono, namoni sila. Diba? So, ibig sabihin, kahit na mamurahin lang yung ginagamit mo, mas prioridad mo yung mga importante. Hindi yung kulang na nga yung budget. Alam mo, nakakasya lang pambayad ng upa, kuryente, tubig, pagkain, ganyan. Pipilitin mo pa rin na gumastos para sa hindi makatuturan. You know? Meron akong kilala mga ganyan na yung lifestyle nila mas masahol pa sa sweldo nila. Sweldo. Eh, gusto pumorma. Usually yan ang nasa utak, pumorma. Masabing may pera, masabing mayaman. Yung ganong klaseng image ang gusto nila. Hindi nila naisip yung sitwasyon nila. Sa labas, hindi makikita na may problema ka. Pag nasa bahay ka na, mag-iisip ka na, sana kukuha pambayad ng ganito. Sana ko mangungutang. Mangungutang ka. Marami yan, mga nganak. At sa'yo, mangungutang ka. O di kayo magnanakaw ka. Kasi inuna mo yung kapritsyo mo sa buhay eh. Sa panahon, lalo na ngayon, kung limitado yung perang pumapasok, matuto tayong mag-budget ng gusto. Priority natin ang basic needs natin, pagkain, yung kuryente, tubig, telepono, yung upa kung nangungupahan kayo. At sa kanya, meron talagang maitatabing pera para kung merong magkasakit, meron kayong panghugot, mahuhugot na pera pang bili ng mga gamot, man lang, you know. Kasi yan ang nagiging problema ngayon dito sa Amerika eh. Meron ng sinasabi na stimulus check. Okay. Hindi ibig sabihin po kayo nakatanggap ka ng stimulus check. Eh gagastusin mo na lang ng para sa kapritso mo. Kahit na meron kang perang pumapasok at pumasok yung stimulus check mo, hindi mo iisipin na kailangan mong gastusin yun. Mas maganda itabi mo, itago mo yun. Parang pang rainy days.
alam niyo ba itong virus na to? Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero meron nagpre-predict na baka matagal pa to, baka abuting pa to ng apat na taon. Isipin natin yon, ano? Huwag natin isipin yung mga kaguluhan, yung mga, ang atin isipin natin yung sarili natin, ha? Una, safe tayo. Pangalawa, mapagkakasya natin kung ano man perang pumapasok sa atin. At iwasan muna natin talaga yung mga gathering. Hindi kailangan yan. Mag-celebrate ka ng birthday mo. Kayo na lang pamilya. Kahit ikaw lang mag-isa. Ay, nako. Ako. Sa totoo lang, pag nagbe-birthday kami ng mag-asawa, kahit mga anak ko, hindi na uso sa amin mga kainan na ano, garbo na, you know, naghahanda. Hindi na uso yun. Hindi na uso sa amin yun. Mas gusto lang namin, masaya kami, nagbatian na lang kami, mga ganon. Tapos nagdadasal kami. Yun ang kailangan natin eh, magdasal. Nangyayari kasi yung ibang, ang iniisip nila, puro pa rin, paporma-porma, maganda, mag-imbita. Naku, wag kayo mag-iimbita muna sa bahay ninyo. Yung bahay ninyo, kung safe kayo sa bahay ninyo, lahat kayo, wala kayong mga sakit, you know. Huwag na kayong magdagdag ng tao sa loob ng bahay ninyo kasi hindi nyo alam kung sino may dala ng virus. Nakakatakot yan. Matakot na kayo ngayon pa lang. Mag-isip kayo mabuti. Ito nga isa. Na positive. Kasi pumunta siya sa bahay ng pinsan niya. Eh, nag-inuman daw, ganyan. Oh. Hindi niya alam na yung isang kasama ng pinsan niya na inimbita sa inuman. Inuman niya na. Akala mo yung alak, hindi ka, pagka minum ka ng alak, hindi ka tatambla ng COVID. Ayun, pagdating sa bahay, kinabukasan, masakit na yung ulo, masakit na yung tiyan, tapos sumusuka daw, tapos nilalagnat na. Eh, hindi madala sa doktor dahil wala mang pera. So, ano nangyari? Di sinugod sa hospital. Hindi rin matanggap sa hospital dahil wala na raw pagpepwestuhan. Eh, mga ganun. Mag-isip tayo, no? Hindi natin alam kung merong available na hospital para sa inyo pag nagkasakit kayo. Iwasan natin. Advance, mag-isip kayo ng advance. Kung magka-COVID ako, ayoko. Maraming perang kailangan. Mahahawa pa ako lalo. Pwede ka pang lumala. Lalo na kung nasa hospital ka. Yung mga frontliners, kahit na frontliners yan, na safety na sila, tinatamaan pa rin na eh. O, diba? Mag-isip tayo. Tayo na, ano lang tayo, regular lang tayo na tao. Eh, hindi ibig sabihin na safe na tayo. Hindi. Kailangan pa rin talaga tayo mag-ingat. Huwag na kayo makikipag-alubilo. Alam, sa totoo lang ha, ako talaga, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa peligro. I mean, para ano? Ayoko ng problema. Advance ang isip ko, ayoko ng problema. Magtitiis na lang ako. I mean, honestly, mas gusto ko na nga itong ganito nangyayari sa akin. Nagtatrabaho na lang akong tatrabaho. Kasi una, may sakit pa nga yung pa ako. No? Hanggang ngayon, yung tuhod ko, ewan ko, hindi ko alam kung kailan tatalab yung shot. Baka magkaroon ako ulit ng panibagong doktor. Tignan ko opinion. Kasi hindi ubra sa akin na palagi lang akong iikang-ikang. You know, pinoprotektan ko na hindi lumala yung tuhod ko. Yan ang priority ko. Papacheck up ako para gumaling ako yung tuhod ko. Pero pwede akong maghintay. May mga braces ako na ginagamit na kahit paano nakakatulong. Tsaka may iniinom akong pain pill, yung over-the-counter na nakakatulong. Safe ako, nag-iingat ako. May trabaho ako, kaya ayos lang. Pero hindi ako, meron nga ako isang ano, kilala. Sabi nga niya, ano, kailan tayo magkita-kita? Ako, sabi ko, hindi sa panahon ngayon. Pagkarana ng 5 taon, saka tayo magkita-kita. Sigurado na. Malinis. Hindi natin alam. Kaya, kung ano yung ginagawa ninyo ngayon, enjoy ninyo, magpasalamat kayo sa Diyos na okay kayo. Kaya yung pera ninyo, huwag nyong gagastusin ng basta-basta lang.
ang mga impanaw na yun, kailangan paliwanag ninyo sa mga anak ninyo eh. Huwag kayo matatakot sa mga anak ninyo na sasamaan loob. I-explain ninyo in a nice way. Para maintindihan nila, dito lang tayo sa bahay kasi baka may makukuha tayong sakit sa labas. Hindi tayo pwedeng lumabas. May mga ganon. Maiintindihan ng mga bata yun. Alam naman nila yung online school. Diba? Sa online lang tayo, kaya nga tayo nasa online kasi bawal. Yung mga maliliit lang ang kinikita, you know, pagkasya ninyo yung pera ninyo, mag-ipon din kayo kahit konti, pakunti-kunti, piso-piso, you don't know, baka dumami yan, di nyo alam, mag-magic yan. Basta magpasalamat kayo sa Diyos. At magdasal lang lagi. Magdasal kayo, wala ka ng tatakbuhan, kundi ang Diyos. Ang Diyos lang. Magtiwala ka lang sa Diyos, ayusin mo ang isip mo, gawin mo yung tama, gagabayan ka ng gusto. Makontento ka lang muna, huwag ka maiinggit. Kasi minsan yung iba, naiinggit pa rin eh. Yung iba, bakit kahit may COVID, oh, hindi sila nagmamask, nakakabili sila kung ano gusto nila. Kanya-kanya tayo, no? Sila, wala siguro silang pakialam. Marami siguro silang pera na kahit ma-COVID sila, may pambili silang mga gamot or whatever. Pero tayo na maliliit lang ang kita natin, hindi natin kailangan po sumunod sa kanila, hindi tayo kailangan gumaya. Yung sarili natin, isipin natin. Sko. Pag tinamaan kayo ng COVID, ako, magsisisi kayo dahil hindi kayo nag-ingat. Hindi biro ang COVID. Kahit sino pwedeng tamaan. At ang unang-unang nangyayari dyan, kuminsan yung sinasabi nga ng isang kaibigan ko na yung tiya niya nagkaroon ng COVID. Nurse yun, ha? Nurse yun. Positive siya. Nagkulong na lang siya sa kwarto. Sa baba, may kwarto daw. Doon sa baba, doon lang siya. Dinadala lang siyang pagkain. Hindi siya talaga na-expose sa mga pamilya niya, no? Lumalabas siya ng kwarto pag wala mga tao sa bahay. Tapos nag-spray sila ng Lysol. You know? Tsaka naliligo talaga siya. Kahit na meron na siyang sakit, yung mild na lagnat, nililigo daw niya yun. Nurse kasi yun. Kaya alam niya. Tapos panayang inom niya ng anong panayang kain niya. Sopas, yung mga gulay, yung mga sa mga healthy lang. May time daw na ang atake ng COVID sa likod. Na talagang sobra daw ang sakit. Na hindi daw umiepekto yung gamot sa sakit ng likod. Nakainam lang sa kanya kasi mga antibiotics na nireseta sa kanya, nakatulong sa kanya, tsaka umiinom lang siya ng umiinom ng sopas, yung mainit. Eh, you know, tayo, mag-isip tayo mabuti, no? Huwag natin isipin yung kahit na marami kang pera, hindi ibig sabihin na safe ka na eh. Lalo na, kung kakapiranggot lang pera mo, eh, kailangan pagkasayin mo yan hanggang makarating na yung tamang panahon na nakaraos ka kahit maliit na ang pera mo. Magandang blessing sa Panginoon ang nakasurvive ka kahit maliit ang pera mo. Sa totoo lang, mas magiging tapat ka sa Diyos dahil nakita mo yung galaw niya. Hindi ka niya pinabayaan. Pero gawin mo yung tama. Umiwas ka talaga sa mga problema, ayusin mo ang isip mo, budgetin mo yung pera mo. Hindi yung porque ititiwala ka sa Diyos, ibig sabihin pwede mo lang gawin kung anong gusto mo. Hindi pwede. Susunod pa rin tayo sa mga regulations. Sa mga regulasyon na kailangan mag-iingat. Diba? Magmamask, magla-gloves para safe, may face shield kung meron. Ako, hindi ako masyado nag-worry kasi talagang hindi. I mean, honestly, hindi ako nag-worry dyan kasi maingat ako. I mean, bibili akong gatas, kailangan maaga eh. Maaga ako lumalabas. Hindi ako sumasabay sa maraming tao. Wala akong pakialam kung sino yung mga tao sa tindahan. I mean, hindi ko kailangan makita kung sino yung mga namimili. Dito kasi nagbubukas na yung ngayon tindahan. Senior citizen, 6 to 7. Binago nila dati, 7 to 8. Kasi yung lockdown pa yun eh. Ngayon, 6 to 7, ang mga seniors. Pero meron pa rin pumapasok na hindi seniors. Though, ang kainaman ng maaga, ilan lang ang tao.
tsaka kalilinis lang sa tindahan. Yun na, nag-spray sila or whatever. Tsaka bukas yung kanilang mga pintuan, hindi nila sinasara. Tapos meron silang blower. So, yan, hindi natin alam din. Malay mo, you know, may mga pumasok na meron palang COVID o positive, hindi natin alam. Kaya kailangan talaga mag-ingat tayo. Kaya yung paggastos natin ng pera, huwag natin gagastusin sa walang katuturan. You know? Pagkasyahin natin dun sa tama nating pangangailangan, sa mga importante, at magtabi. Kahit konti, may matabi ka. Sa sweldo mo, 10% kung hindi ka nagbibigay ng ikapo sa Diyos. You know, ako kasi, yung mga anak ko, nagbibigay sila ng ikapo sa Diyos sa simbahan, 10%. Sa pera na natatanggap nila, sweldo nila, 10%. Binibigay nila talaga yan lagi sa Diyos. At tapos na, hindi na nila iniisip yon. Basta nakabigay na sila sa Panginoon. Yung matitira sa kanila, yun ang pagkakasay nila. Pero, humahanga ako sa mga anak ko. Kasi kahit paano, nakakaipon sila. Kaya sabi ko nga, hindi ako makaipon ng katulad ng ginagawa nila kasi marami akong binabayaran. No? Pero, kaya pagka meron din ako mga extra, sinasagad ko sa mga anak ko. Kasi magaling sila mag-ipon eh. Mas marunong pa sila mag-ipon kaysa sa akin. Basta ako binabayaran ko mga obligasyon ko. Yun lang yun. Tsaka kung talaga meron akong extra, nakakashare ako konti. Yun. Kaya pasalamat lang ako na nanalo ako sa loto, no? Kagabi nanalo naman ako $17. Kumbaga extra yon, itatabi ko lang yon. Iniipon ko, sabi nga ni Lola, ipunin mo yung mga panalo mo para malaman mo. Sabi ko, yeah, dyan lang yan. Hindi naman mawawala yung pera ko dyan eh. Kaya iniipon ko lang. Pagka may kailangan akong bilhin, yan ang ginagastos ko. Hindi ko na ginagalaw yung pera ko nasa bangko. Kasi usually lumalabas ako, yung card ko lang ginagamit ko kung mamimili ako, no? Pero ngayon hindi ko nagagamit yung card ko. Halos hindi na gumagalaw yung card ko eh. Dahil nga, yung mga pagpapala ng Diyos na pumapasok, yun lang, dun ako, bale, nagdidepende na. Dun na, pambili ng kung anong pagkain gusto ko, yun na yun. Naiipon ko eh. You know, mahirap yung gastos ng gastos, tapos pag naubusan ka ng pera, mangangapa ka kung saan ka kukuha. Kaya iwasan natin talaga yung gagastos kayo ng wala, para sa mga walang bagay-bagay, walang kabuluhan. Hindi yan ang uso ngayon. Ang uso ngayon, magtipid, mag-ipon. Pagkasyahin ko anong meron at maging maingat. Saka na kayo magwaldas kung tapos na talaga ang COVID at normal na kayo sa trabaho ninyo, yung sweldo ninyo, balik na sa dati, yung mga ganun. Pero hindi ibig sabihin forever, ganyan pa rin gagawin. Matuto kayo mag-ipon talaga. Kasi hindi pa rin natin alam kung anong mga susunod pang mangyayari. Bibiyayaan tayo ng Diyos ng buhay natin para makita pa natin mga blessings ng Panginoon, pero kailangan mag-ingat. Mag-ingat pa rin. So anyway, mga anak, nagsishare lang ako. Kasi nakita ko na epekto niyan, yung gumagastos ng wala naman sa budget. Naapektuhan yung budget, tapos nagkakaproblema. Yung huwag natin gawin yun. Kasi kung ayaw mo mag-worry, kung ayaw mo ng problema, gawin mo yung tama. Gamitin natin ang isip natin. Iwasan natin ang problema. Kaya kung ano yung meron tayo, masaya tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, at gamitin natin sa tama. Sigurado, makikita nyo, hindi kayo mamumroblema. Kasi maayos. Ako ganun. Hindi na ako namumroblema sa pera, in a way, no? Kahit may trabaho ako, naayos ko yung mga bills ko, at hindi ako nag-iisip na kung ano-ano ang bibilhin. Wala na. Tapos na yun. Tapos na yung buying na yan. Online na ang uso. Pero hindi na. Iniiwasan ko na talaga yan. Kasi gusto ko, hindi ko nagagamitin yung credit cards ko. Talagang nakatabi na yun. Hindi ko nagagamitin yun. Meron lang isa na kailangan kong gamitin. Pero hindi palagi. So, at least hindi malaking damage yung ganun. Hindi maapektuhan yung budget ko. Talagang inaayos ko yung budget ko. Mahirap na. I mean, matanda na rin ako. Maliit lang naman ang pension ko. Kailangan matapos ko lahat ang mga obligasyonis ko.
So anyway, mga anak, mag-ingat tayo. God bless us all. Be kind to one another. Magbigay tayo ng magagandang words sa kapwa natin para gumanda rin ang isip nila. Yun ang blessing na yun sa atin at saka sa kanila na maayos ang mga pananalitang maririnig nila at makakaisip sila ng mabuti. At bago kayo gagawa ng mga desisyon, ipagdasal niyo muna. Huwag kayong padalos-dalos. Mag-isip kayo mabuti at huwag kayo madidepress. Ang daming tao na didepress ngayon dahil lang dyan sa COVID na yan. Huwag kayo magpapatalo. Kasi pag nagpatalo kayo, manghihina kayo, hindi na kayo makakalaban. Laban tayo. Andyan ang Diyos, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang, magdasal ka lang palagi. Every minute kung gusto mo kausapin ng Diyos, anytime. Ganun ako lagi. Diyos, you know, Lord, tulungan mo akong dito, yung isip ko. Talagang huwingi ako talaga ng karunungan at talakasan sa Panginoon. Anyway, be safe and be kind to one another. Be a blessing to one another. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, okay na at chika lang. Lola Becky, ipaglalaban ka.